Boxing update mga tol, Gervonta Tank Davis versus Vasily Lomachenko nakataya ang tatlong titulo. Hawak ni Vasily Lomachenko ang titulong IBF sa lightweight, hawak ni Tank Davis ang Super WBA sa lightweight, habang hawak ni Shakur Stevenson ang WBC. So isang unification ng IBF at WBA ang laban ni Loma at Tank Davis. Ang pangatlong titulo, ito ang The Ring Belt. Kung makikita kasi sa ranking ng The Ring Magazine, number 1 si Tank Davis at number 2 si Vasily Lomachenko habang bakante ang The Ring Belt. Ayon sa rules, kung maglaban ang number 1 at number 2 ng The Ring, kailangan nakataya dyan ang The Ring Belt. Kaya abangan po natin ang bakbakan ni Tank Davis versus Loma bago matapos ang taong 2024. Huwag lang mag-demand si Tank Davis ng rehydration clause. Kailangan lumaban ito ng patas kay Lomachenko. Advantage ni Tank Davis, mas bata siya para kay Loma na matanda ng edad. May kartada ngayon si Loma na 18 wins 12 KOs, may tatlong talo, may edad na 36. Unang talo ni Lomachenko kontra Orlando Salido noong 2014, natapos ito sa split decision. Pangalawang talo niya noong 2020 kontra Teofimo Lopez, natapos sa unanimous. Pangatlong talo ni Loma kontra Devin Haney noong 2023. Pero muling nagbalik ngayong 2024 si Loma at tinalo si George Cambosos via TKO. Kaya naging IBF champion ulit si Lomachenko. Ngayon mga tol, mapapasabak si Loma sa isang malakas na fighter sa lightweight. Sa lahat ng mga kalaban ni Tank Davis, si Lomachenko ang pinakamalupit. Kaya abangan po natin kung kayang maipanalo ni Loma. Hindi pa natatalo si Loma via knockout, kaya ito ang gusto ng mga fans makita. Mananakout ba si Loma kay Tank Davis? Matatandaan yung laban ni Tank Davis kay Pitbull ay sa Cruz. Hindi man lang napatumba ni Tank Davis si Pitbull. Sa ibang banda naman, nagarap na kanina si Teofimo Lopez versus Steve Claggett. So abangan po natin ngayong linggo ang laban ni Teofimo Lopez. Dedepensa niya ang WBO Super Lightweight Belt. Sabi ni Teofimo Lopez mga tol, I'm not famous but I'm just the best fighter in the world. So hindi raw pa-famous ang ginagawa ni Teofimo Lopez. Marami daw boksingero na umiiwas kay Teofimo Lopez, pero pinipili pa rin niya labanan yung mga malalakas. Target ni Lopez makalaban ang ibang champion sa super lightweight tulad ni Pitbull ay sa Cruz at si Devin Haney. Pero sa ngayon si Devin Haney wala ng titulo. Kaya kailangan ni Devin Haney lumaban sa champion para makaagaw ng belt. Sinabi pa ni Devin Haney hindi niya titigilan si Ryan Garcia. Kakasuhan daw niya ito hanggang magbayad ng malaki. Malaki raw ang sinira ni Ryan Garcia sa karir ni Devin Haney. Dahil sa pandaraya niya ito at nagpositive pa sa gamot. Samantala may banat naman si Oscar De La Hoya kay Devin Haney. Minura ni Oscar si Devin Haney dahil pinagkakalat na hindi daw siya binayaran ng Golden Boy. Paliwanag ni De La Hoya, binigay niya lahat ang pera ni Devin Haney at hindi daw niya ito kinupit. Hindi lang daw talaga mabenta ang laban ni Devin Haney kaya maliit lang ang kinita sa pay-per-view. Sa ibang banda naman, Marlon Tapales at si pambansang kamama ni Pacquiao muling nagkita. Nag-aanda nga po si Pacman laban kay Suzuki ng Japan. Kahit isang exhibition ang laban ni Pacman, todo pa rin ang ensayo. Kung maganda pa ang kondisyon ni Pacman, muling magbabalik ito laban sa isang champion kontra Mario Barrios.